Johnny, iniimbitahan kayo ni Dad at Mommy mag-lunch dito bukas. Ha? As in, kami? Kaming lahat na kasama sa workshop? Hindi. Kayo as in kayo ni Tita Lucinda, Haji at Ali. Kayong apat. Teka, bakit daw? Dahil ba ito dun sa nangyari kay Abby? Ano ba, Johnny? Chill! Gusto lang magpasalamat ni na Dad dahil sa pagpapatuloy niyo sa aming magkakapatid kanina. Pero kasi si na Haji at Ali sinundo ni Auntie Luz. Di kayo ni Tita Lucinda. Di ba si Haji at Ali lang naman yung sinundo, sabi mo? Di pwede kayo ni Tita. Sige na, Johnny, please. Tsaka gusto ko mas makilala ka pa ni na Dad. Kilala naman na nila ako, di ba? Pero Johnny, gusto ko yung mas makilala ka pa ni na Dad the way na pagkakakilala ko sa'yo. Ha? Bakit naman, hindi naman ako kailangan makilala ng boss natin. Johnny naman, ang dami pang excuses. Sige na, bukas susundin ko kay ni Tita Lucinda. Pero Luke... Sige, good night. Oh, anak, ano daw yun? Nay, iniimbitahan daw po tayo ni Mr. Lim sa bahay nila bukas. Bakit daw? Pa-thank you daw? Ako, mag-aabala pa sila. Oo nga po, Ace. Ayoko nga po sana, kaya lang si Luke mapilit eh. Pero alam mo, nakakatuwa si Mr. Lim. Ang bait pala talaga ng pamilya nila, ano? Nakakahiya, anak, kung hindi natin sila pagbibigyan. Oh. Ingatan niya, baka makawala si Gus, ha? Apo, Mami. Okay. Ay! Ayan, Gus, come on. Ayan. Hi, Gus. Baka makalmot kayo ng pusa. Ayan. Gus. Sky, Sunshine, be careful, ha? Simula ngayon, Gus, isasama ka na namin sa park lagi. Aray po. Pag pumunta kami sa park, look at Abby. She's so attached to her pet. Oo nga, tignan mo. Mahal na mahal niya yung bago niyang pusa. Kanina pala si Tart, tumawag si Celeste. Bakit daw? She wants to meet with me tomorrow about the training institute. She's thinking of investing. Sweetheart, sandali ah, maalala ko lang. Di ba sabi niya noon yung rason niya kung ba't ayaw niya mag-invest doon kasi kulang yung money niya? Eh, bakit gusto niya na ngayon? Well, I asked her about that and she admitted that she was having second thoughts because she knows it's risky. So, ibig sabihin, may pera naman pala talaga siya. Yep. And when she saw the progress sa renovation, lalo siya nainganyo. Lalo nung malaman niya na marami na nag-inquire kung kailan magbubukas. Sigurista pala siya, no? Kasi akala ko, malaki yung tiwala niya sa training institute na magiging successful yun. Pero kailangan pala niya pala ng proof. Well, hindi naman maiwasan yan, sweetheart. She's a businesswoman. She prefers to calculate the risk first than rather than dive in. Anyway, gusto mo ba makita yung progress? Balak ko pumunta mamaya pag tulog na yung kapal. Sige, punta tayo. Samahan kita. Mami, Daddy, mag-restroom lang po ako, ah. Sige, samahan kita, Abby. Huwag na po, Mami. Kaya ko na po. Okay, sige. Ayun na.
Actually, we are. Baka on the way na rin sina Lou. Let's go na po. Sky, Sunshine, halika na. Let's go, kids. Let's go. Let's go, let's go. Come on. Mo po siya ng chips. Ay, na po chips po. Kanalang. Parts. Pakiabot nga sa akin yung mga cheat na nandiyan sa may drawer. Hi! Welcome! Paabot nga. Ano? Dali lang. Oh! Oh! Hi! Uy! Vinci! Kaya uy, okay ka lang? Anong drama yan? Please, alis na kasi kami ni Trixie. Saan mo ba? Sa Batangas. Nakaayos na kami ni Dondon dun sa mga lawyer namin. Tsaka para matapos na, nag-decide na rin ako na babalik na lang kami ni Trixie sa probinsya dun sa mga magulang ko. Tapos sabi naman ni Dondon, dadalaw-dalawin na lang niya si Trixie sa Batangas. Paano yung pag-aaral mo? Ihinto na lang ulit ako. Magpo-focus na lang ako doon sa business namin sa probinsya. Kapag okay na, stable na lahat, saka kapag nakapag-ipon na ako para kay Trixie, pwede na akong bumalik sa pag-aaral. Ano yan? May miss ka namin sa klase. Pero, parang masaya ako sa desisyon mo na paninindigan mo na talagang kung mawala doon, saka palakihin si Trixie mo isa. Akala ko pa naman, pumunta ka dito para sabihin sa akin na huwag na kita ligawan. Huwag ka mag-alala, Lino. Magugulat ka na lang isang araw, may magte-text sa'yo. Talaga? Pwede mag-request? Ano yun? Isang hug. Hug? Sige ba? Hug lang. Walang ganun. Maus ka eh. Katiwalaan ang may-ari sa'yo. Kasi paano kung mapabayaan ka niya at mapunta ka ulit sa kalye, tapos masagasaan ka? Ayoko mangyari yun. Gus, pinoprotektahan lang kita, ha? Kaya dito ka na lang muna. Mas madami pang nagmamahal sa'yo. Lalo-lalo na kami ni Sky at Sunshine. Tara. Relax ka lang, Joni. Ready na. Let's go. Hi! Naku, ito na pala ang bisita namin eh. Hi, Joni. Magandang araw po, Mrs. Liu. Oh, Ay, Joni, ikaw lang. Nagka-emergency po kasi si nanay nung paalis kami. Tinawagan po siya sa ukay-ukay. May sakit po kasi yung boss niya. Tapos Midi, yung mga kapatid po niya sinundo nung auntie nila kagabi. Ganun ba? O sige, padadala na lang namin sila ng food.
Salamat po. It's a pleasure to see you again, Jolie. Please make yourself comfortable. Oh, sige, pa-play na tayo. Ay, pumasok na tayo sa loob. Ikaw na ko si Star. Ito sa mga paglaro sa akin. Jolie. Insurance yung mommy mo? Opo. Naku, sayang. Meron na kami. Pero di ba, alay, magtatanong ako sa mga katrabaho ko kung kailangan nila. Thank you po. Yung father mo pala? Dad, her dad passed away na. Si Tatay Mario. Stepfather niya, dad. I see. I'm sorry to hear that. Okay lang po. Sa'yo. Uy. Thank you. Para hindi mo ako makalimutan. Ito naman talaga, hindi kita kakalimutan o tatawag-tawagan pa rin kita. Thank you, Chris, ha. Alam mo, kahit sandali lang tayo nagkakilala, ang dami-dami mo nang naitulong sa'kin. Mas inisip mo pa ako kaysa sa sinasabi ng iba. Alam ko naman kasi hindi totoo yung mga yun, eh. Tsaka, salamat din kasi hindi ka nagpadala sa sinasabi ng iba. Hindi ka naging mapanghusga. Ano ka ba? Ikaw rin naman nagturo sa akin nun eh. Hindi mo hinusgahan yung mga maling desisyon ko. Tinanggap mo pa rin ako bilang kaibigan mo. Kahit na alam ko na gustong-gusto mo na akong batukan. Pinaintindi mo sa akin kung ano yung sitwasyon. At hindi ka tumigil hanggat hindi ako natatauhan. Napakabait mo talaga, Chris. Thank you, ha, kasi na-appreciate mo yung friendship natin. Ano ba yan? Nakakainis. Uy, walang ganyan-ganyan, ha? Oo, basta, kahit malayo tayo sa isa't isa, friendship pa rin tayo, ha? Oo naman, oo naman. Ano yan? Tama na, ano ka ba? Sumulit pa tayo, okay? Bye-bye. Uy, tama na iyak. Sige, ingat ka. Ingat kayo mag-ina, ha? Bye-bye. Medyo minalas lang po talaga siguro kami noong mga panahong yun. Wala na po kaming na-recover sa mga car parts and accessories na nawala. Excuse me lang, Joni, ha. Akitin lang yung mga bata. Sige na. Bye-bye! Okay. Bye-bye! Sayang naman. Wala bang insurance yung business niya? Wala po eh. Kasi kakasimula pa lang po namin noon, eh, hindi naman din po siguro inakala ni na Tatay Mario at Nanay na may mangyayaring ganun sa kuna. Actually, yun po yung dahilan kung bakit naisip ni Nanay na pumasok sa pagbebenta ng insurance. Noon lang po kasi niya na-realize na importante po pala talaga yun. Buti na lang, Joni, no? Nagpatuloy ka sa pag-aaral. Di bale, pagka-graduate po, makakatulong ka sa nanay at kapatid mo. Sana nga po. Anong course mo nga pala? Ay, Dad, pareho po kami ni Joni. Coffee? So, you heard about Limavation Services from your Tatay Mario? Opo. Ah, doon ba siya nagtatrabaho? Ay, hindi po. Hindi naman po siya nakapagtapos eh. Aircraft maintenance po yung kurso niya. Pero mahigit isang taon lang po siya nakapag-aral. Bakit naman ganun? Eh, kasi medyo mahal po yata yung kursong yun eh. Hindi na po siguro kinaya.
Sayang naman, sweetheart, no? Biruin mo kung naitayo na noon yung Lynn Aviation Training Institute, siguro nakapagtapos ng pag-aaral si Tatay Mario, no? Oo nga po, eh. Yun din po yung reklamo ni Tatay Mario. Kasi sabi niya, konti lang po yung aviation schools natin dito sa Pilipinas. Ang mamahal pa, eh, mataas po pa naman yung demand. That's true. So, what do you think about the Philippine aviation industry? Sa tingin ko po, masalo pa po siyang lalakas next year. Kasi po, na-maintain po natin yung Category 1 status sa iba't ibang international aviation agencies pagdating sa international safety standards. Tsaka po yung Green MRO campaign, isa pa rin po yung Pilipinas sa mga nangunguna sa Asia. Kaya sa tingin ko po, yung LIM Aviation Training Institute, pwede po siyang maka-attract ng maraming enrollees from other Asian countries. Sa totoo lang po, nung nalaman ko pong nagkasakit si Luke, medyo na-offend po yung chan ko eh, kasi sa kanya lang kumapit, sa akin hindi. Stop it, Tisa, you're so funny! Maraming salamat po ulit sa pag-imbita, Mr. Lim, Mrs. Lim. Maraming salamat po talaga ulit and salamat po dito. It's our pleasure. Mag-iingat kayo ha, Luke. Ingat sa pagdadrive. Opo, Mami. Bye, Tisay! Bye-bye! Bye-bye, Tiyoni! Bye-bye. Bye, Mami. O ano, kayong dalawa, Abby, Nikki, sasama ba kayo sa site? Oh, Mom, as much as I want to, I have to finish my term paper pa eh. Mm-hmm. How about you, little lady? Abby? Ako po, kasi po, gusto ko muna samahan sila kasi tsaka sina Sky at Sunshine para po may kalaro sila pagising nila. Okay ka lang ba, Abby? Apo, ako po, okay lang po ako. Sige po, Mami, bye-bye po. Oh. Bye-bye po, Daddy. Bye, Mom. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Grabe, hindi ako makapaniwala na survive ko yung lunch. Mabait pala talaga si Mr. Lim. Tsaka hindi pala talaga chismis yung narinig ko nung nag-a-apply pa lang ako sa LAS. Mabait pala talaga siya. Alam mo, gusto kong magpasalamat sa kanila talaga. Okay lang kaya kung bigyan ko sila ng mga prutas? Ano mong paborito nila? Ay, kabayo. Ano nangyari? Junie, gusto kong gawing formal at tamang lahat. Ha? Pwede ba ako magpaalam sa'yo? Magpaalam na ano? Pwede ba kita ligawan? Junie! Ginulat mo naman ako. Bakit may iba ba nang liligaw? Hindi, hindi. Wala. Pero ayaw mo. Hindi naman sa ayaw. Mabuti kang tao. Cute pa. Pero... Pero ano? Ilang buwan pa lang tayo magkakilala. Hindi pa natin ganun kakilala yung isa't isa. Eh, willing naman ako mas makilala pa natin ang isa't isa eh. Look naman eh, winiwindang mo ko. Nagtatanong lang naman ako. Kaysa naman sa gumawa agad ako ng move ng panliligaw ng hindi mo alam. Hindi ba mas nakakawindang yun? Tama ka naman. May point ka. Pero Luke, paano yan? Hindi ko pa alam kung ready na ba ako. Kaya huwag ka munang masyado umasa, ha? Hindi ko pa alam kung handa na ba akong magka-boyfriend, eh. Marami pa kasi akong plano pagka-graduate. Yung pagbo-boyfriend na yan, nakaka-distract yun. Ganun ba? Naintindihan ko naman eh. Pero pinag-iisipan ko naman. Tsaka crush kita, no? Kaya...
crush mo ako? Oh, crush! Kakrush-crush ka naman talaga. So yung sinasabi ni Nikki na cute guy? Pero ano? Pero ganito kasi yun. Marami din naman akong naging crush noon na nanligaw, pero nung nakilala ko na, hindi ko sinagot. Kaya huwag mo kong sisisihin na hindi kita winarningan, ha? Oh, sige na. Dami pa explanation eh. So, pwede na itang ligawan? Ipigilan ba kita? Pero magpaalam ka muna kay nanay. Oo naman. Nasabay na ba si Tita Lucinda? Seryoso ka? Oo naman. Tsaka kahit di mo pa sabihin, paalam ka naman talaga. Sweetheart! Oh! Malapit na palang matapos eh! Yep. Tsaka... malaki rin pala, no? Alam mo, maraming students ang maka-accommodate ng institute mo. Tayo, sweetheart. This is our institute. Richard! Maya! Nandito kayo! I'm so sorry kung hindi ko na kayo nasabihan kasi naisip ko it's Sunday, family day, so baka maistorbo ko lang kayo. No problem, Celeste, pero ba't nga pala napadaan ka dito? Wala naman. Gusto ko na kumuha ng mga pictures ng progress ng institute. Para saan? Para kay Ralph. Gusto ko kasi ipakita sa kanya para makonvince ko siya that I'm making the right decision. Sino si Ralph? Si Ralph, yung asawa ko na wala lang namang tiwala sa akin when it comes to... I'd rather not talk about him. But Richard, I'm so glad you're here. Pwede ba tayo mag-usap tungkol sa pag-invest ko? Sure. Okay lang ba, Maya?